Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTubers sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig! Don't forget to like, subscribe, share, and also comment below kung ano ang iyong opinion kuro-kuro sa ating pag-uusapan ngayon. And also, I would like to say thank you sa lahat po na nanood sa mga videos ko, sa mga OFW all over the world, sa mga Filipino dyan sa Pilipinas. Kumusta po at malapit na po ang Pasko! Merry Christmas and advance Happy New Year. Pero before that, pag-uusapan natin ang komento ni Attorney Harry Roque tungkol naman sa ABS-CBN kasi nagkaroon ng medyo konting conflict or miscommunication or sino bang sinupalpal ni Attorney Ani Risa Hontiveros? Or nasupalpal ba si Marcoleta? Or sinupalpal ni Marcoleta si Risa Hontiveros? Until now, hindi pa rin nakamove on si Senador Risa Hontiveros. Naku po, ito oh. Ito ang banat ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, Duterte did not close ABS-CBN. Palagi kasi nilang sinasabi na si Pangulong Duterte talaga ang punot dulo na bakit na-close ang ABS-CBN, na wala ng prangkesa ang ABS-CBN. Sabi ni Harry Roque, kapag pinag-uusapan ang freedom of expression, malayang pamamahayag, at ito ang sinasabi ninyo na importante po yan, pero hindi rin maalis sa isip ng iba na kayo ang naging kabilang sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya naman ang nagpasara under his watch sa broadcasting dyan ng ABS-CBN. Paano nyo ito maipapaliwanag sa publiko ayon ni Constantino? Ito ang respond ni Attorney Harry Roque. Simple lang po. Hindi po si Presidente Duterte ang nagpasara ng ABS-CBN. Yan po ay desisyon ng Kongreso. Bakit ba ang hirap intindihin na ang Kongreso ang nagdesisyon? Tanungin nyo ang magpinsa na ngayon nagpapatakbo ng ABS-CBN. Kung ano ang ginawa ko para matulungan ng ABS-CBN. Sila na po ang magsabi sa inyo, lumabas na ang mga nangyari noong kasagsagan ng pagsasara ng ABS-CBN. Tumulong pala si Attorney Harry Roque na hindi maipasara ang ABS-CBN. Tanungin daw ang magpinsan na nagpapatakbo ng ABS-CBN. Bakit hindi ito na ipabalita? Bakit walang binalita ang ABS-CBN sa kung ano ang ginawa ni Attorney Harry Roque? Bakit hindi umimik yung mga ABS-CBN stars na meron palang ginawa ang gobyerno para tulungan kayo? Sinabi ni Attorney Harry Roque, tanungin ninyo ang magpinsa na ngayon nagpapatakbo ng ABS-CBN kung ano ang ginawa ko para matulungan ng ABS-CBN. Sila na po ang magsabi sa inyo. Bakit, Senator Risa Hontiveros, hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ng gobyerno para matulungan ng ABS-CBN? Roque did not mention the names of the cousin that he was referring to, but the Kapamilya Network is currently being headed by Chairman Martin Lagdameo Lopez and President CEO Carlo Lopez Katigbak. Sige po, tatanungin po namin yon at baka sakaling ikwento din nila at titingnan natin kung yung version na sinasabi nyo ay katapat at hintulad din ang version na ibinanggit nila sa amin, sabi ni Velasquez. At saka magkapit tayo, magkaharap tayo pati yung mga boss. Tingnan natin kung pare-pareho ang mga kwentong binabanggit ninyo, sabi ni Attorney Harry Roque. Magkapit tayo, let's talk about this. Kasi ang hirap eh, every now and then sinisisi si Pangulong Duterte. Eh mayroon naman siyang ginawa, di ba? Para hindi maituloy na maipasara ang ABS-CBN. May ginawa si Harry Roque. Pero ang problema dito, ang nagpatakbo sa ABS-CBN. Looking forward to that para matapos ng issue, sabi ni Harry Roque. Oo naman, para curtain close na ba? Para makikita kung sino talaga ang walang ginawa, sino talaga ang pabaya. Kasi ang nakita ko dito, no, ang palaging sinisisi ng sambayan ng Pilipino, yung mga negatibo tungkol kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte talaga ang may kasalanan. Si Marcolita ang may kasalanan.
'Di ba? Ang hirap, no? Sabi ni ano o ni Harry Roque, oh. Desisyon 'yan ng Kongreso. Wala tayong magagawa diyan. Hindi hawak ni Pangulo Duterte ang Kongreso. May ginawa si Pangulo Duterte, may ginawa ako para matulungan ang ABS-CBN. Pero ano ba ang ginawa ng magpinsang nagpatatakbo sa ABS-CBN? Ano ba ang kanilang ginawa? Yan ang malaking matalinghaga. Yan ang malaking question kung bakit napasara ang ABS-CBN, meron namang ginawa ang Pangulong Duterte, ang gobyerno ng Pangulong Duterte. Sino may kasalanan? Pangulong Duterte pa rin? Lahat ba talaga ng kamalasan ng ABS-CBN, Pangulong Duterte pa rin ang kasalanan? Bakit every now and then, binobrought up pa rin itong pagsara or walang prangkis ang ABS-CBN? Bakit hindi tayo makamove on? Ang franchise ng ABS, ang frequency ng ABS-CBN, pagmamayari ng All TV, kung talagang concerned tayo sa ekonomiya natin, mga senador dyan, i-promote natin ang All TV, di ba? Tulungan natin. Kung gusto niyo tulungan ng ABS-CBN, hindi mag-renew ng prangkisa. Kung ano ang problema nila, kailangan harapin nila, lutasin nila. Simple as that. Bakit i-complicate pa natin? Bakit pala kailangan ba natin pag-usapan sa Senado? Bakit kailangan i-brought up pa? Hanggang ngayon, hindi pa rin namamatay-matay ang issue na iyan. At kailangan talaga alam ng mga empleyado ng ABS-CBN kung sino may kasalanan. Huwag tayong blinded. Kasi sila yung nagpapakain sa atin, sila nabibigyan trabaho natin. Kailangan din natin tingnan kung ano ang totoong problema sa istasyon nyo. Puro lang kayo blame sa gobyerno natin. Diba? Simple lang po, sabi ni Atty. Harry Roque, hindi ang Presidente Duterte yan. Yan ang desisyon ng Kongreso. At tanungin nyo ang magpinsan na ngayon nagpapatakbo ng ABS-CBN. Kung ano ang ginawa ko, sabi ni Atty. Harry Roque, para matulungan ng ABS-CBN, sila na po ang magsabi. Kasi hindi naman marunong magbuhat ng bangko si Atty. Harry Roque. Sana yung may authority para magsabi itong taga ABS-CBN, ang magpinsan, sabihin nila ang katotohanan para matapos na ito, para makita ng mga negatibong commentator ni Pangulo Duterte kung sino talaga ang nasasabi ng katotohanan. Diba? Hay nang mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol sa issue na to? Maraming nasasabi, ay, naglinis kamay na naman si Harry Roque. Alaman naman natin ang impluensya ni Pangulong Duterte noon. Grabe talaga. Poncho Pilato ka, Harry Roque, sabi ng isang netizen. Meron man nagsabi, oo, kailangan talagang malaman natin two sides of the story. Oh, ito na! Diba mga kabibig? Kailangan natin Diba? Para makamove on na tayo. Ay nako mga kabibig, yan lang po ang ating latest trending news. Ano ang iyong komento tungkol dito? Ay, taga ABS-CBN, ito magpinsan, magsalita nga kayo. O magsalita kayo kung anong totoong nangyari. Para hindi puro blame lang sa government. Yun, I think yun talaga ang gusto nyo Mablame si Pangulong Duterte. Until now, galit pa rin kayo. Magsalita kayo. Bye everyone, see you next time.